Mahigit 200 volunteer at mangingisda makikilahok sa ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea. Handa na raw sila sa gagawing paglalayag na magsisimula na bukas. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sa kabila ng umano'y pagdami ng Chinese vessels na nakabantay ngayon sa Baho de Masinloc, kasado pa rin ang ikalawang civilian supply mission na inorganisa ng Atin Ito Coalition. Lehitimo raw ang gagawin nilang paglayag sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Layon lang daw ng grupong makapagregata o makalayag sa EEZ ng bansa at maghatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda tulad ng pagkain at gasolina. Maglalagay din sila ng mga boya sa Scarborough Shoal. Hindi po natin balak makipagpatintero sa mga Chinese vessels at kung sakali man po ay sabihin natin magbago ng onti yung ating itinerary at ang ating ruta, basta po ma-achieve natin yung tatlong mission na yon, success po tayo. Aabot sa 200 volunteers at mangingisda ang makikiisa sa civilian mission. Sasakay sila sa 5 commercial fishing vessel at sasamahan ng 100 maliliit na fishing boats. Kabilang sa nag-volunteer ang nurse na si TJ mula Nueva Ecija. Kabilang siya sa mga medical professional na maa-assign sa civilian boat. Nakita ko po yung cost, no? Very noble po yung naging cost. Mixed emotion dahil nga excited tayo na tumulong and maging part nitong historical event. At the same time, at the back of my mind, medyo nag-hesitate ako, striking ng fear dahil syempre family, loved ones wise, maiwanan mo sila, nag-aalala. Bukas ng madaling araw, nakatakdang maglayag ang civilian mission mula Masinloc, Zambales. Kinundi na naman ang Atin Ito Coalition ang kumakalat na fake news na nagsisimula lang umano ng gulo ang Pilipinas sa pamamagitan ng mission na ito. Yan na naman yung ating mga kapitbahay na nagkakalat ng misinformation, disinformation, mga fictional stories na tayo pa daw yung nag-play victim, ginagaslight tayo doon sa kwento. Klaro naman sa atin kung sino ang nanghaharas, sino ang nag-water cannon, sino ang nag-militarize ng ating West Philippine Sea. At napakahalaga na tayong mga Pilipino ay hindi tayo magpapadala dun sa mga ganong fake news. Nakipag-ugnayan naman ang grupo sa National Task Force for the West Philippine Sea at Philippine Coast Guard sakaling makaranas ng pangaharas ang convoy. Sa Biyernes, nakatakdang matapos ang ikalawang civilian mission mula Baho de Masinloc. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.